Hello. So, good PM. So, we have a job today. Galing siya ng Bacolod City. Sa Silay. So, sinip sa atin via LBC. Ito yung i-re-refer natin. Video ka dito. Sinip sa atin dito sa Antipolo City, galing Bacolod City. Ayan. So, buksan na natin. Alam ko video card to eh. So, check natin. Okay? So, ayan siya. Ayan, buksan natin muna yung ating i-re-repair. Ayan, pakita ko sa inyo information. Address lang. Nakpa ko na yung pangalan, cellphone number. So, Barangay Mabulas, Samora Exit, Silay City. Yon, Bacolod City yan. Tapos sinip sa akin. Ayan, mga. Okay, let's check. Mga na to. Hindi siya nabubuksan. Alas 6 na ng gabi. Ayan, meron pala dito ang ano. Para saan ba ito? Delivery signature. Hindi ko alam para saan ito. Ayan, makasingit lang. Okay, may perma. Ating i-unbox para malaman natin kung anong laman. For security na rin. Ayan. Ayan, pinship sa atin. Ayan. May nakapangalan sa atin. Nasa loob. Barangay Mayamat, Antipolo City, Rizal. May seal pa siya. Okay. Do not accept this. May nakalagay para. Kabilaan. Okay, pangalan na may-ari. UTX 1050, 2 gig lang siya. Yan yung nakalagay. Hindi na natin ito may babalik kasi nagupit na yung mga sticker. Okay, babularap na lang natin siya. Babularap yun na eh. Ayan. Tapon na ito sa basura ha. Okay, GTX 1050. 1050 daw. 2 gig. May 2 gig pa lang 1050. Check na natin kung 1050 lang siya. Okay. So, 2 gig nga lang siya nakalagay. Bali, ito ay na-execute na ng technician. Ayan. So, na-execute na siya. So, yung kanyang PWM, na ano na siya, oh. Puro flux na to. At meron pa dito, ano. Ayan. So, na ano na siya. Ayan. So, nagbaka sakali lang sa ating sigurado. Siguro. GTX 1050 Storm X 2 2048 MB. Ibig sabihin ano, kamukha siya ng ano eh, kamukha siya ng 1050 Ti na PALIT din siya. Okay, ayusin ko lang itong box niya para ma-package rin natin pabalik.
natin yung screen. Okay. Dahil nag-sikit ng ibang technician, so baka sakali sa atin. So, gawin natin lahat ng ating makakaya. Tubig lang siya. Siguro mga ano to, 8,000. 5,000 to 8,000 brand new. Scroll natin yung tornil. Tangos na pala ito eh. So, kailangan na nito na. Ayun lang. So, tangos siya. Let's go. Okay. May na-reflow na din siya. Para na ng blocks. Tumiliran. Water. Okay lang. Ano natin siyang silipin na lang. Silipin natin sa mga test point nga tayo. May sorted. Okay. Tanggalin na natin ito. Para manipis. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. So, hindi siya shorted. 1, 2, 3, 4. Okay. Ano ba yun? Babalo ng aking tester. Memory. So, hindi naman siya shorted. Shorted ang ating memory. Coil, supply, para sa RAM. So, hindi siya shorted. So, sa ating medyo madilim ba? Ilawan nga natin. Ayan. Okay, so sinin na natin ang mga gate ng shorted. So gate, so hindi naman. So gate, so ang gate natin ay hindi shorted. So gate,
ang ating output 20. Okay. So hindi rin naman shorted. Okay. Ito yung ating SMD coil. So, hindi siya shorted. So, problem niya talaga walang display lang. Sa likod sa memory. Ito memory to eh. Capacitor sa memory to. Hindi naman siya shorted. Okay. Tingnan natin ang mga fuse. Kasi na-execute siya na, other tech. Fuse. Ang magana pa. Ito, fuse ito. May ano ito minsan eh. At saka hindi ito matunog. Saan buo pa yung fuse? May ibigay kasi yung fuse na yan eh. May fuse pa ito dito eh. Ito. Itong easy. Okay. So, pag walang display, putok yung fuse na yan. Okay. Mag-clean up na tayo. Clean up to yung thermal paste. Dahil nag-execute na ng other tech. Oh, sinubukan siguro sa atin. Tingnan natin kung umiinit ang ating GPU. GPU tips. Yeah. Okay. Test natin. Ground. Black proof. Okay, voltage. Ready. Wala naman ako nakita ang shorted. So, tingnan natin. Okay, find the hole. Okay, wala ang output. Wala. Dito, merong 12 volts. Okay. So, memory. So, wala. Okay. May sunog. Wala. Dito. Supply sa memory. So, wala. Hindi rin umiinit ang ano. Okay. So, PWM at saka memory supply, wala. So, ito ay 12 volts. So, nasan ang ating supply dito? 12 volts. 3.7, 5 volts. Okay, 5 volts. 3.7. Okay. So, meron yan dito. So, wala tayong gate. Matik kasi wala tayong ano. Dito wala din. Wala tayo dito. Kasi walang PWM. Okay, problema natin. Hindi rin umiinit eh. So, may pan na tayo. Wala tayong pan.
patay ang pan. Okay, wala tayong pan dito ah. Wala. Meron tayong 5-pill supply pero tapos 12 volt. So wala naman tayo out dito wala. Ayan, wala tayo dito ang pan. Naka-disable. Kasi wala naman pa iikuting pan. So, ang BIOS, nag-execute na. Ito yung BIOS niyan. Okay, wala. Ito, mga to, wala. Okay. Okay, patay ang BIOS. Walang any supply. Well, volts. May 5V2 dito eh. So, wala din, patay. Fuse, wala. Okay, dito sa PWM, 5 volt supply, hanapin natin sa resistor. Okay, available. Okay. Dito. So, wala dito. So, 12 volts to eh. Hello, chamber. Chamber, buo naman siya, kaya may out. Sa 3.3. Okay, wala. 12 volts, wala 3.3 dito. 3.3 ka. Patayin natin yung 3.3 to dito eh. Wala. Patay. Patayin yung 3.3. So wala. Wala. Maraming missing. 1.8 wala. 1.8 dapat dito. Walang 3 volts eh. Walang supply sa walang supply dito. Tama ba? Wala na. Nag-up and down siya. Okay. Dahil maraming missing. Walang out. Wala namang mainit. So, nireflow na to. Piyo. Konti lang ano nito eh. Para dun sa ibang ano. Burnt. Okay, patay natin. Dahil pag-asa yung testing sa current. Pasok tayo next step. So, inspection tayo. Pasok. Inspection. Action.
masyado malabo. Close it. Basa? So water damage? So? Okay, water damage sa ibaba dito, water damage, pero iba yung tinira. Ayan, water damage dito, pero iba yung tinira, nireklo at saka inano. Okay. Remove the flux. Lamok na flux. Ito.
resistor, resistor. WRAM. Tayo dito ng 1050 Ti na ganito. Tingnan natin kung ano yung nawawala. Ano parang nawawala dito. Tapos dito. Ano to? Pindi sa model. Okay. So clean up. Clean up muna. So, mag-clean up tayo dahil naligo na siya sa flocks. So, linisin ko lang siya, guys. Lacquer glue lang yung gamitin ko. So, clean ko lang siya. Tignan natin sama sa video yung pag-clean sa mabayang oras. Okay? Nakagawa ng pinaliguan na ito ng flocks. Yan, galing na siguro sa ibang technician. So, kailangan ko siyang linisin. Okay? So, wait for a while. So ayan, lalituyo na siya. So ang gagawin natin dito, dahil wala missing ang ating 1.8 volts at saka ang output natin sa galing GPU na 0.8. So gagawin natin ang V6 start tayo. So dahil wala tayong mga output sa mga to. So resolder lang natin itong ating PWM. Yan, PWM natin. Tapos yung ating memory back converter. So, dalawa lang yan sa mga modelo ng palit natin 50 Ti. So, basic, resolder lang natin yan. Pagkatapos, i-test natin kung magkakaroon siya ng output na 1.8. So, yan lang yan eh. Kapag yan ay may problema at wala pa rin, so, subukan natin siya magpalit. Magano yan eh, magkatuwang yan eh. Kasi pag ito hindi mo rin napalabas, ano ba, wala yung output nito. Meron dito. Dito tayo. Kapag mayroon naman ditong output, 1.8, dito lang ang sira. Ayan. Kapag pares walang output, dito yan. Kasi itong PWM, hindi yan mag-generate ang output ng signal. Punta dito na 0.8 kapag wala to memory. Okay. Let's start. After mapatuyo, resolder lang natin yan. So, yun lang yung mga basic na ginagawa ko. So, kahit na galing sa technician, so, mag-start pa rin ako sa basic. Okay? Okay, resolder lang natin yan. Microscope tayo. Kailangan mapalabas natin yung output. Okay? Okay, basic. Okay, back converter yan, memory back converter. So, dito tayo ng PWM. PWM tayo. Mataas na, okay.
resolder na natin. Clean lang natin para mawala ang plugs. So yung nag-repair nito, hindi na tinanggal yung plugs. Wala, ganun talaga, wala magagawa. Kung galing siya ng ibang technician, hindi natin masisisi. Siguro ay hopeless na, wala nang pag-asang ma-repair, kaya tinigil na niya yung pag-re-repair. And mag-isa naman magtanggal ka naman ng plugs. Sayang din yung oras niya kung maraming repair lang talaga. Ginagawa rin naman natin yun eh. Pag wala na rin naman kasi pag-asa, so ang choice na rin. Basta linisin mo pa yung plugs, maubos lang yung alcohol mo, kaya yung lacquer pro mo. O kaya yung cotton buds. Kasi cotton buds sinagamit. O kaya tissue. Maubos lang yun. Tiyuin lang natin. Attention na. Patay. Tiyuin lang natin ha. Pwede ito tayo. Minsan kasi ano lang siya eh. Pero ano na siya eh. Hinater na siya nung ano eh. Ah, sorry. Nakano yung charger. Lobat na kasi yung cellphone. Hinater na din kasi ito nung itong PWM. Hinater na din nung nag-repair. Saka itong ating memory back converter. Nahater na din kasi may plug siya kanina eh. Hindi ba mapansin nyo dun sa ating inspection. So, may plugs na siya. So, hindi natin ano, sure. Pero, kailangan ko magsimula sa basic. Anong talaga procedure natin. Minsan kasi nasa basic steps lang siya. Parang kailangan mo lang kasi ano. Maganda yung pagkaka ano minsan. Resolder ganyan. Kailangan perfect ba yung paa natin, yung paa. Silipin natin sa microscope. Na kailangan perfect yung paa ng ating resolder. Okay. Kailangan natin maayos. Nasaan na ba tayo? PWM. Ito siya. Linisin natin meron dumi. Ang ating ano, visor. Kailangan hindi rin siya ano magdikit kasi pag nag-ano tayo minsan magdikit siya, make sure din na hindi dikit siya. Okay, may kinilis siya. Clean. So, malinis na. Yung ating memory back converter. Kailangan malinis yung ating pin. So, yan, may dumi. Kailangan matanggal kasi kung may nabasa siya, nag-corroded.
Ayan, maayos yung pin natin. Ayan, maganda yung ating pagkaka-resolder. Kita ba? Okay. So, next procedure. So, balik na tayo sa testing. Medyo matagal talaga mag-repair nito. Inabot na ako ng 4 hours. Siyempre, kailangan pa natin patuyuin yung kailangan nating linisin. Nililinis ko pa yan eh. Umanat hindi. Gusto ko pa nag-repair ako malinis. Kasi didikit-dikit yan sa kamay ko. Yung mga plaques. Yan. Nililinis ko pa siya. Bali ng maarte. Mas malinis ang trabaho. Okay. So ito, hindi muna natin ito i-cut-air. Kasi ang issue naman natin, ano eh, wala tayong output dito. Wala tayong output sa signal para galing GPU, wala tayong output. Hindi natin yung kailangan cut-air, wala tayong 1.8 volt dito sa coil na to. Na supply para sa memory, wala tayong 1.5 sa mga capacitor. Hindi rin umiinit ito eh. Diba? Pansin na ako. Yung inano ko siya kanina. Kasi hindi naman iinit dahil walang supply. Okay? So, testing natin siya ngayon. Okay. Let's begin to check. Okay, ma'am. Ang ating ano, tester. Ready natin. So, ground. Tagal mag-repair kapag binibidyo. Ayan. So, ganun talaga. Ano ba maganda? So, naka-charge kasi ang cellphone ko. Kasi nalubat na naman. Ayan. Okay. Okay. So, power on na natin siya. So, lagi ko siyang hinahawakan dito. Kasi pag uminit kasi ito bigla, mga pumutok. Kailangan makontrol. So, i-power on ko na siya. Ilaw yan dito guys. So, pag nag-power tayo dito sa may switch akong pinapindot. Okay. Ayan, may ilaw. Okay. Check natin output again. First, output agad. Ayan. So, mayroon na tayo 1.8. So, RAM, check agad. Tapos, naramdam ko, may init na. May 1.8 na tayo sa memory. Okay. Magandang pangitain. 1.5. Okay. Meron na tayo sa memory. 1.5. Okay na, may output na tayo nito. Yan, hindi natin sure kung may signal. Signal lang wala. May output tayo sa ano eh. Sa galing GPU chips na voltage. So, ibig sabihin meron yan. So, yung ating nawawala na 3.3 kanina. Sa likod siya. Dito ba? 0.9. So, ramdam ko umiinit siya guys. So, yung likod, nawawala nating 3.3, andito yun. Ito yata. So, ayan, preset na siya. Kita nyo ba? Ayan, present. So, galing PCIe yan. 3.3, okay, present. Okay, mainit na siya. So, patay na natin. Hindi pa namatay. Ayan. So, may output na tayo. Kailangan na, i-testing na. Yung actual. So, kung ano, nang galing siya ng technician, siguro, lagyan ko lang ang tornilyo. So, ayan, dalawang tornilyo lang. Lagyan natin. Madami pa pala to. So, tetesting ko siya sa kabila. Tingnan natin sa testing area. So, nakalulubat ang aking cellphone. Naka-charge yan. So, mag-testing muna ako doon. Okay? Salam ko lang. Ano itong nire-record na dito? Patayin ko to.
to? Wala na yun, wala na kasi try natin ilapit yung camera. Ayan, naputol yata yung video. Lobat na eh. Nawala. Ayan, so gagamitin natin ay DBI. Ito to. DBI minus DBI plus 1. Okay, let's try. Okay. Let's do natin. Okay, robot na cellphone ko. Okay, power on natin. Okay, maayos naman cell pack. So, remove na ang ating power ng hard disk. Okay, power on. Sana meron na. Ayun, may ilaw siya. Ayun, display. Okay. Meron na siyang display, oh. Lagyan natin ng hard disk. Tingnan natin kung madidetect siya. Okay, lagyan natin yung power ng hard disk. Mag-try sa games. Okay. Power ng EBR. So, power on natin. So, may heat sink naman siya. Kaya lang walang thermal paste. So, mainit yan. Sana hindi malubat ang aking cellphone. Lubat na eh. Okay. Tingnan natin kung mababasa ang memory ng ating VRAM. Bakit walang nakuha ang OS? Anong nangyari dito? Windows 10 ito ah. Nangyari. Windows 10. Okay, maliktad. Lagi na lang nagre-reset yung akin. Ayan, F10 to save. 10. Enter. Nagre-reset lagi ang aking ano eh. Itong may problema na kasi yung board. Yung motherboard ng aking PC. Okay, check natin. Loading. Sana maging ayos na. Pero may display na siya eh. Lumabas na yung 1.8 volts niya para supply para sa memory tsaka PWM. So magandang pangitain ito. Ito yung nire-repair natin na video card na 2 gig. So yung unang ano natin kasi ano siya eh. Sana walang dot-dot. Pero wala naman. Malinis. Clear siya. Yan. Tingnan natin. Magdetect pa ito. Kasi yung kanina, yung ibang mga tinetesting ko si ibang version ng ano. Check natin kung na-detected ba siya. Kung mag-detect pa lang. Okay. Ah, wala pa siya. Hindi pa siya detected. Oh. Detect pa yan. Kasi may naka-install dyan eh. Ayun. Detect na siya. Ayan na. Okay. So, nag-detect na siya. Ayan, ayan guys, 1050 lang. Ibig sabihin ng 1050, walang TI. 2 gig lang siya. Open natin ang tech, power up. Okay, yes. Kaya check natin, basahin natin ang kanyang memory. Okay. Ayan. So, yung ating bin door, kitang-kita natin. Yan, yung ating bin door is NVIDIA. Yan, NVIDIA GTX 1050. Bin door natin, NVIDIA. So, nirelease siya ng 2016, October 25. So, DDR5, Hynix ang ating memory, tama. So, 2 gig. Yan siya, 2 gig. Memory size. Okay, NVIDIA LSI, hindi pa supported. So, ayan. So, okay siya. Ayan. 42 degree. Temperature, wala pa yung
pan. Wala pa tayong heating pan. So, okay. Readable. Basa. Excuse me. So, okay na siya, guys. Okay na. Okay na ang ating repair. Okay. Shutdown ko na. Back to station na tayo. Lagyan na natin ng heatsink. Ng thermal paste. At saka, tornilyo na natin na maayos. Set up na natin yung kanyang, i-assemble na natin yung video car. Yan, okay na. Galing Bacolod City. Ship to Antipolo City. So, hindi na sayang ang pagpapagawa ng ating customer kahit na naipagawa sa ibang technician. Okay? Hindi sayang kanyang pagpapadala sa LBC. Malayo kasi. Okay. Back to the station tayo. So, may next pa tayo, video card. Ang next ko ay video card. Alam ko may next ako eh. Ito to. Ito, 1050 Ti naman to. Yan. 1050 Ti to. Kamukha lang siya. Pero ano to eh. 4 gig naman siya. Ito kasi ay 2 gig lang siya. 2 gig. Magkamukha siya. Pero ito, 4 gig. Kasi ito ay 2 gig lang. So, next natin to. Galing naman to ng Kainta City. Yan. Kainta Rizal. Okay. Next natin yan. So, may laptop ang isa. Ito. Kasama ng 1050 Ti. Okay. Lagyan ko lang siya ng thermal paste. I-charge ko lang yung cellphone at low watt na. Magpapahiwatig na ng mamatay. Ayan. So, linisin natin. So, napakasimple lang ng problema. Simple. Dumaan sa kamay ng ibang technician. PWM at saka di may converter lang. Simple lang yung issue. Ganun talaga. Siguro nag-starting pa lang yung technician na tumira. Ayan. Sana magpanood niya yung ating video nito. Para siya ay matuto. Makakuha siya ng experience. Paano i-repair. Simpleng process lang. Maraming basic na ginagawa. Nag-start ng basic. Yan. So, start mo lang siya sa basic. Cleaning. Check mo ang memory, supply. Yun. Hanggang sa makuha mo yung ano kung... Tapos kapag hindi kaya, pinakahuli, mag-inji ka na. Pinakahuli, injikan mo yung mga test point niya. Huwag na, may ginagawa si daddy, gawa video card. Huwag malikot. Daddy, anak. Okay. So, done na yung ating job. Okay. Simbolin ko lang ito, guys. Lagyan ko lang ng tornilyo. So, testing natin sa kabila. Post ko lang. Skip na natin yung ano paglalagay ng tornilyo. Napakahaba pa ito ng oras. Okay. So yan, it's done. So yun na, symbol ko na siya, guys. Yan. Already assembled na. Yan. Okay. Symbol na po siya. Yan. So 2 gig lang natin yung repair na to. Okay. So testingin natin. Salang ko lang doon, sabila. Para matesting. Salang ko lang doon ulit. Doon. Okay. Set up ko lang doon. So, yan. Nakasalang na yun dyan sa kabila, guys. Lobat na talaga itong cellphone. Ayaw pa naman itong cellphone mag, ano, mag full charge kapag naka, magbibidyo. Para
signature drawings. Gumagana na siya, guys. Success na. Ating repair. Ayan. Titestingin ko na lang yan. Kasi ang problema naman ng nire-repair naman natin na yan is no voltage. No memory voltage. Tapos, no GPU voltage. So, yun ang issue ng ating nire-repair na yun. So, ngayon, may display na siya. Okay na siya. So, working na. Ayan. So, tapusin na natin yung video. So, testingin ko na lang yan before ship. Pero, ano lang yan. Okay na yan. Pagkanyan. 100% yan. Sigurado yan. So, titest ko pa naman yan bago i-ship. Kasi, masyado malayo. Bakulod kasi siya. Ayan. So, may next repair uli. So, hanggang dito na ating video. Ang ating pagre-repair. I hope nakatulong sa inyong lahat. So, thank you for watching. So, don't forget to subscribe, like, and comment. Hanggang sa muli. See you in the next video. Bye-bye.